Good evening. Everyone, good evening. Thank you for having me. Okay, Rico, bago tayo magsimula dito in terms of listing down yung mga picks mo, pag-usapin muna natin yung word na timeless. Ano yung criteria mo for picking yung pinaka-timeless na players dito sa PBA ngayon? Ako, I think, ano, as a timeless player, I consider yung mga nakasabay ko. Kasi I retired early, 33 years old. So, doon ko kinuha yung criteria, yung nakasabay ko sila that time. Mm-hmm. And then, nag-sit pa sila hanggang ngayon. Oo. So, in other words, yung longevity nandun. Mm-hmm. Oo, yes, nga. Sa sinabi mo nga na yung mga nakasama mo, yung dapat maging timeless din, no? So, speaking of that, one of the players that you consider to be timeless in the PBA is one of your ex-teammates also in Japheth Aguilar. Rico, bakit mo naisipan na piliin si Japheth bilang isang timeless PBA player? Actually kasi nakasabay ko siya sa UAT before. Kami yung nagbabantayan. Mm. So, regardless, pagdating naman nung PBA days namin, magkalaban kami. At the same time, naging teammate ko siya. Mm-hmm. So, I know how hardworking Japheth is. And isa yun sa mga criteria talaga na alam ko, Japheth worked hard, kaya mas napoprolong yung pagiging athletic sa pagiging basketball player. Of course, let's move on here. Ito naman si Chris Ross sa San Miguel Beer. And again, it feels like he's been there forever, pero parang walang kupas pa rin yung laro niya eh. Mm-hmm. Yeah. Correct. I'm teammate ko rin siya sa San Miguel team. San Miguel Beer na namin. And I know din, si Chris Ross, as a defensive player, di ba kakakuha niya lang ng most defensive ano, sa na award? Oh, defensive team. And hindi madali yun sa age niya. So pinapakita niya talaga na kaya niya makipagsabayan kahit yun sa mga younger guys. And on to the next one naman, Rico. Of course, a shoe-in, of course, when we talk about timeless PBA player. Six-time MVP, June Mar Fajardo. Ano yung mga naging experiences mo? If meron man, personal experience that you had with him as well. Actually, lahat ng mga nakukuha ko naging teammate ko eh. Mm-hmm. Ah, oo. Oh. And si June Mar, San Miguel team namin, ano, hardworking din. And siyempre, yung build ni June Mar, andyan na eh. Andyan na yung build niya eh. So, and dedication niya. Nakikita ko rin yan. Nung magka-teammate kami, ang tawag ko pa nga dyan, Pogi. Mm. Pag tinatawag ko, Pogi, tumitingin. Ayun. Well, Pogi naman talaga yan eh, Rico. Sure. Oh, pero yung last pick mo dito, Arwin Santos, 17.3 points sa last conference. At parang nabuhayin ulit eh, when he started playing for Northport, very clutch and of course, one of the guys that really brought Northport forward. Ang masasabi mo kay Arwin? Si Arwin, siya yung pinaka naging ano sa lahat ng group na sinabi ko kasi siya yung pinaka old din. Siya yung pinaka old. Siya yung, ano ba, 43? Oh, but... And then nasa mythical five pa siya, di ba? Oo. So, hindi talaga siya maalis sa criteria na longevity dahil naging teammate ko rin siya and alam ko rin yung capability niya. At the same time, yun nga, I mean, who can imagine, di ba, in 43 years old, pag may mythical 5 ka pa sa PBA, oh. Eh, hard ng competition sa PBA. Yung physicality, di ba? Oh. Well, of course, you also want to talk about here. Bonus to eh, sa listahan mo. Itong si Scotty Thompson, the newly minted MVP. What do you see in Scotty? Mm-hmm. Yeah, nakasubaybay kasi kami ng wife ko sa kay Scotty, di ba? Yung mga controversies niya and everything. Mm-hmm. So, regardless, kahit marami siyang mga controversies, naging MVP pa siya. And isa yun. I mean, si Scotty, I know, kasi ako, as myself, nung playing basketball sa PBA, mm-hmm. I'm a role player. And then, si Scotty Thompson, as a role player ng Ginebra, naging MVP, isang super rare na player si Scotty Thompson. Oh, ay, grabe. Could you imagine this year, candidate siya for most improved player and nag-MVP siya. Again, credit to what Scotty Thompson doing right now for Barangay Ginebra. At Rico, syempre, we still have time for one more question. But then when you look at the timeless players, who do you think right now, or who is Scotty Thompson one of your favorites to eventually be a timeless player sa liga natin? Yeah, I mean, no doubt. Mm-hmm. Scotty,
si JJ kasi lagi ko siyang kasama, di ba? We always ride, yeah. We always go some sa PPA Moto Club namin. And I asked him, how is Scotty? How is playing method? How is, you know, the work ethic? Si JJ, sabi niya, Scotty Thompson, I'm sure, magiging timeless player din yan. And magiging face siya ng Hinebra, there's no doubt about it. So, regardless, si JJ nagsabi, former MVP yun eh. Oo. So, kapag siya nagsabi, paniniwalaan ko. Nakikita ko rin, napapanood ko siya. Nakikita ko talaga. Oo nga, grabe yung journey ni Scotty Thompson, and we have yet to see even the best. I mean, I'm sure, as you mentioned, he will be the face of the Barangay Hinebra already. Finals MVP, BPC, and then MVP of the season for the PBA. Rico Meyerhofer, thank you so much for sharing your timeless players in the PBA. And just for the record, Rico, you're also timeless, huh? All right? Keep on coming back to the show. Maraming salamat.